nagulat. Ah. Thank you sa time na binigay mo sa akin. Ayun na, magandang gabi mga kasundot. Galing tayo sa pier kanina sa trabaho kung meron tayong ano doon na yung tao na maedad na nakatira lang sa ano bangkita. Sa tagal kong nagtatrabaho sa pier, mahigit 10 taon, lagi ko na siyang nakikita doon. Na minsan natutulog sa tabi ng ano namin, sa may bangkita, sa gilid, minsan kahit saan-saan lang. Tapos kapon, kumain ako sa kantin, nagkataon din na bumili siya, tapos nakita ko yung kamay niya, isa rin pala siyang guardian katulad ko. Kaya yun, ginawa ko, naisip ko na yun, ngayong araw nga, interviewin ko siya kung ano yung buhay niya or ano, kasi gusto ko lang naman makatulong sa kanya kahit maliit man na bagay, kasi wala naman tayong ano eh, medyo itulong sa kanyang malaki, kahit maliit lang sana, inalok ko siya ng ano, kasi tinanong ko siya kung, bro, SMG Nestor, saan ka ba natutulog dito? Sabi niya, dyan lang daw sa bangkita. Nuturo niya. Tapos, nasasapin lang daw siya ng karton. Tapos, inalok ko siya ng ano, ng folding bed. Saan sabi niya, wag daw. Lahat daw ng alok ko, hindi daw niya tanggapin, pati pagkain, pati bigas, kasi di naman daw siya nisay, hindi daw niya tanggapin. Kasi pag tinanggap niya yung folding bed, baga alis lang daw siya saglit, pagbalik wala na. Kasi daming magnanakaw. Sabi ko, nga naman maraming magnanakaw. Sabi niya, huwag ka na lang magsayang, bro. Tapos bigas, sabi niya, hindi, huwag na rin, bro. Kasi okay naman daw siya. Kakain naman daw siya kito paano yung mga tira-tira doon sa ano, kantin. Kaya yun, sabi ko, ano bang gusto mong tulong? Sabi niya, bro, kung gusto mo talaga akong tulungan, may healing siya para sa akin. Bago man lang daw siya mawala sa mundo. Yung kaisa-isang healing niya. Kaya yun, doon ako nagulat. Kaya yun, nag-isip ako kaya yun na panoorin nyo na lang mga sundot sa vlog ko kanina para malaman nyo kung ano yung kahilingan niya. At yun, shoutout nga pala sa, ano, sa mga taga-Subic. Lalo na sa kapatid ko at saka mga pamangkin ko. Si Pernan, si Wing, si Tati, si Ikang at saka si Anik. At saka si Pilar. At saka sa mga anak niya. Yun, maraming salamat nga pala sa pagpunta nyo dito sa bahay, sa pag-imbita ko, sa pagpunta nyo sa kaarawan ko. At sinurpresa nyo pa ako ng napakaraming pusit at saka isda. Kaya yun, napakasaya ko talaga sa araw na yun na dumating kayo. Kaya yun, maraming salamat sa inyo, sa mga taga-Subic. Ayun, panoorin nyo na lang mamaya mga kasundot kung ano yung sinasabi kong nagulat ako sa sinabi nung kabro natin at saka kay SMG Nestor. Kasi kita ko nabigla ko kasi may kahilingan siya bago man lang siya mawala sa mundo. Hindi mo naman siya masasabing matanda talaga kasi 65 pa lang, pero sa katawan alata mo talaga na parang ano siya kasi sobrang payat. Kaya panoorin nyo lang mamaya mga kasundot kung ano yung kahilingan niya. Sana, pero pinangakuan ko siya na tuparin ko yun. Kaya na maraming salamat, panoorin nyo lang mamaya. Ayun na, magandang hapon mga kasundot. Ngayon ay Biyernes. Time check ay 4:30 ng hapon. Ngayon mga kasundot, meron lang ako ipapakita sa inyo, i-vlog ko. Kasi sa tagal ko na dito sa pier, 10 years na ako rito, pero kahapon ko lang napansin o manakita. Kasi yung matanda na yun, matagal na yun dito, paggalagala. Nagwawalis, tapos nangalakal. Minsan natutulog dyan sa ano dyan. Ayan, natutulog dyan sa gilid, sa may bangkita. Ngayon, nakita ko siya kahapon kasi kumain ako dun sa ano, sa kantin sa labas. Nung kumain ako, may napansin lang kasi ako sa kanya. Kaya nakita ko kaya sabi ko, sige bukas, anuhin ko to. Kasi may napansin ako sa tagal ko na rito, kahapon ko lang siya napansin. At saka pagdating ko rito, nandito na rin yan siya sa pier. Dito lang sa pier south. Kaya kahit papaano, ma-interview natin siya baka sakali. Ayun, pupunta, hanapin natin siya ngayon kung nandyan pa ba. Kasi kaninang tanghali, nakita ko siya nagkarga ng kalakal sa karito niya. Tapos, alam ko, diniliber niya yun eh. Kaya di ko naman, di ko na siyang videoan kanina kasi alam ko ano eh.
Nagatid siya ng kalakal niya. Kaya na, pupunta natin ngayon, papasyalan natin ngayon. Kumustahin natin ngayon kung anong kalagayan niya. Kasi kabawa talaga magkasundot. Pero kapon, may sinasabi siya sa akin kung anong klaseng pagkatao siya noon at saka ngayon. Ayun, tara, punta natin. Tara, let's go. Yan, ibili tayo dun sa tindahan ng kahit paano maibigay tayo sa kanya. Ayun, binila natin siya ng tatlong tubig at saka anim na biskuit. Ayun, para kahit paano pagpunta natin sa kanya, kung nandyan man siya, at least may bigay tayo kahit kunti. Ayun, para pang ano niya maya, pang hapunan. Ayun, at saka makainom rin siya malinis na tubig. Ayan, mamaya pupunta na tayo. Sana nandyan siya ngayon. Pero nakita ko siya kanina. Ayan, sana nandito siya. Ayun siya na yun. Ganda nga po po, SMG. Uy, ganda nga po. Dito yung tumba. Maganda nga po ulit. Ha? Yan. SMG kasi ito. Parehas kaming guardian, kaya nagmano ako sa kanya. Ayan, kumusta nga dito? Kalagayan mo. Mainit pa na ako, no? Matulog. Nakita kita kanina eh, may dala kang kariton. Yung kariton, may yan ba yun? Kalakal? Kanina? Saan mo dinala yun? Kating mga bayad sa utang. May utang ka rin dito? Hindi naman panipanay ako ng utang kung pagkakas. Dami lang pong bayad, dalawang dyan. Ayun, nandito tayo para ma-interview sa at binigyan na rin natin siya malinis na tubig na mainom. Ayan o. Kahit pa paano malaking tulong to sa kanya. Ayan o. Ayan, sa inyo yan SMG. Saka biskuit. Ano rin kasi siya, guardian, katulad namin na SMG siya. O, ikwento mo nga SMG yung mga karanasan mo dati kung paano ka naging guardian. O saan ka galing? Dito rin lang sa Pierre. O, tapos? Sumikat yung marker artist yung sa balat, skin arts. Doon naman ako naging magaling. Tapos hindi ko akalaan na naghahanap ang Chief Arambolorie sa Coast Guard ng marker na magaling. Pumunta ko na Bulgar na ako na pinakamabilis dahil manual pa manual pa dati yung pagtatatak. Na nagamay ko yung mabilis. Sa amin ngayon, makina na yan. Makina nga, sumasablay pa eh. Pero sa manual, firmes yun ang sukat. May tanong ko pala sa SMG. Ilang taon ka na dito sa pier, nakatira, palipat-lipat ng tulugan? Hindi naman ako palipat-lipat. Pero dito ka pa rin? Lipat-lipat. Andiyan, sarili kong bahay. Patay ng asawa ko. Ay, dito sa May Sibinten. Kaso? Hindi, doon sa Gate 4. Kaso, dito ka na natili talaga. Dito mo nagustuhan. Ito ang biyarda ng kalakalan. Kaya dito ka gustong pumisto? Kung wala naman itong kalakalan, maghanap ako ng ibang. Saan ako pupunta? Dito. Minsan sinusundo na ako. Anong pinagkakitaan mo dito, SMG? Yung laman ng ban, yung mga basura. Basura naman niya sa mga loob ng ter. Pero sa nangangalakal, pagkakapiran, scraps. Scrap. Yan. Magay ka muna. Okay. Kasundot vlog ha, shirts mo. Kasundot vlog. Ayan. Ayun, magkano naman kinita mo kanina ang dala mo? Ang dami nun. Yeah, ano lang yun. 4 kilo. Malambong lang yun. Pero ang labanan, tinitimbang. Mm-hmm. Ay timbang. Pagtimbang, 10 times.
lumabas po 20. Ang isang po 200. Okay. 200, di pwede na yun, pang kain-kain na rin. Okay. Binayad ko. Ay, binayad mo rin sa utang mo. Ay, kumakain ka pala ito sa kantin, pero binabayaran mo rin. Bago naman ako nagkaganyan, dati na ako sa kumpanya. Yung binatap ako, may hindi ako sa kibayon. Eh, matanong ko pala, SMC, saan na asawa mo ngayon? Patay na. Mga anak mo, ilan ang anak mo? Dalawa na lang. Puro lalaki ang bunsong anak. Tumabay na sa nanay mo. Pero saan sila ngayon? Katira? Ah, nagkanya-kanya. Ay, kanya-kanya na? Ako na lang mag-isa sa barangay namin. Sa lahat ng bahay. Anong gagawin ko naman doon? Oo nga naman. Pag mumumuk ka doon, wala kang kasama doon, di ba? Eh, dito na lang ako. May koneksyon pa ako. May tanong ko lang sa'yo. Saan ka natutulog dito paggabi? Dito, yung pinagkatiwalaan ako. May-ari ng piyado pa rin. Saan ka natutulog? Minsan sa siminto? Latag lang ng karton? Ayan ang bagay ko. Ang loob niyan, puro pagkakapirahan. Ah, ito pala yung ano niya, ayan o. Ito yung kariton mo, no? Dito ka natutulog? Istakan ko yung matalakay. Ay, dito ka natutulog si Babaw? Ngayon, ganito po. Oo. Oh. Sa gabi, may operasyon dito na dyaryo. Dito nag-arrange dito. Yung square na yan. Alas 12 hanggang alas 4. Babae, lalaki. Yung square lang yan. Kasi may naglalatag dito pag dyaryo, di ba? Sa gabi. Manila, maliwanag dito. Ayan yung printaw. Pabankrap na nga ito eh. Kunti na lang ang ahinti. Matanong ko lang si MG, ilang taon ka na ngayon? 65. Ah, 65? May pera nga ako sa SS, hindi ko makakuha. Pero di na ka na kapag-asawa mo lang namatay ang asawa mo? Sino mo? Ako ayaw ko na rin dahil bakit? Gusto niya madami sa kahirapan ko. Pwede pa naman ah. Bata ka pa. Hindi na. Paano kung mayroong babae dyan na gustong... Gaganyanin ko na lang. Sa'yo kasi... Ganyanin ko na lang. Pero... Sa iba na lang. May laman pansan sa iba. Pero hisyo kayo. At dati, businessman ako. Sa mga galing... mga second hand appliances. May motor. Yung mga galing Japan. Di sa totoo lang talaga, SMG, kapon. Kumain ako dyan kapon. Sa tagal ko na dito, mahigit 10 years na ako. Tapos ikaw, ang tagal na rin dito. Kapon lang ito napansin, kumain ka dyan. Ay, kumain ako, tapos bumili ka. Napansin ko yung kamay mo, sabi ko, guardian din po. Ayun. GL. Ayun, o. Sinihigit ko na lang dyan. Ay, napansin ko kapon, sabi ko, guardian din pala ko. Ah, ulitin ko nga. Oo, oh, siya. Nangangailangan ng marker. Oo. So, madalit sabi, ang sabi ni Chief Arambulo Reyes ng Coast Guard, yung pinakamagaling, ha? Pero, sabi ng inutusan, tinuro ako, nagsisibak ako ng kahoy eh. 86 yun eh. Bago mag-codit ha, nagpamarka ng mga graduate. Doon sa Chief Arambulo Reyes, yung VP ng Coast Guard. Ito ang pinaka-Manila, quarter sa 10. Yung sa parola, pinaka-ano lang yun, yung survey. Survey ang karagatan, Coast Guard. Pinick up ako. Naka-uniform niya silang Coast Guard ng kumplag. Sino bang Nestor Limasares dito? Ayun, tinimbre na sa pangalan ko. Sabi ko, bakit ano pang kaso po, sir? Wala kang kaso. Sabi lang, walang galang, wala kang kaso. Very important ka sa operasyon namin. Ay, dati ka member ng Coast Guard? Hindi. Sinama na lang ako. Ay, sinama ka. Hindi ako Coast Guard. Ay, bro, mag-hi ka, bro, sa vlog ko, bro. Ay! Ngayon, kasundot lag. Ngayon. Search mo lang yan. Inano ko lang si MJ, si Tatay. Ayun. Ngayon, yung... ano? Hindi naman nalang ito. Balag tayo sa oras. Matanong ko nga pala, ano nga pala ang tunay mong pangalan? Nestor. Apelyido? Llamazares. Llamazares? Oo, nakaano kay Arambulo Reyes yan. Ipapalo ako sa
kinuha ng pangalan ko sa intelligence plami. Opisina pala yun doon, 86 pa lang. Kasi intelligence ang tawag nun. Mayroong opisina sa plami yan. Kinuha ang pangalan, nakabirify na yun doon, di mga hindi nagsisinumaling yun. Pero matanong ko lang sa'yo, ano, kontento ka na ba sa buhay mo rito na ganito na lang? Yung mga sa ano, tanong mo, kung hindi ako palatiis, walang mangyayari sa akin. Yun, tama. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Wala. Ayun, tama talaga. Mauwi ka sa pariwara. Tama talaga, Shinji. Eh kung mayroon akong pera, bakit hindi ako sa swimming pool pumunta? Ayun. Nung paupahan, kurura. Pero huwag kang mag-alala, SMG. Pagbalik ko rito, baka mabilang kita ng tulugan. Kahit pa paano, may tulugan ka na, hindi ka na sa siminto. Baka bilang kitang folding bed. Tulog, ayan o. Bilang kitang folding bed, para maganda tulog mo. Ano? Hindi naman kita sa inano. Hindi rin ako maarte. Ayun na, para din sa kalusugan mo, SMG. Hindi ako magtutulog sa simento. Bakit? Pulmon. O kaya nga, pero kaya nga bibilang kita. Mayroon ako matulugan na ganyan. O dito daw sa matulog. Yung karitong. Panapin ako dyan, kapal. Nagumot pa ako. Bilang kita ng folding bed para... Ay, huwag yan. Nakawin lang din siya. Ayun nga pala, no? Diyos. Nakawin lang din pala. O, ayan. Pag tinutulugan ko, pag nagpaalam ako dyan. Ayun mga kasundot, gusto nga sana siya bilhan ng folding bed pero ayaw niya kasi kapag umalis siya, mga lakal, pagbalik niya, wala na, nanakawi na daw. Pagbalik ko lang dyan, nalakaabang ako dun. Ay, hindi ko hangad dyan. Ay, ano lang... Kangat, kamot na lang ako. Ano lang may tulong ko sa'yo kasi kung gusto mong bigas, nagsasayang ka ba rito? Hindi na rin. Bigas? Bigyan kitang bigas? Tira ng kaldero dyan sa ilalim. Hindi na pwede pambinta. Ganun din yun, parehas ka nito. Kaya ngayon, ano, pag binilang itang folding bed, pag talikod mo, nanakawin lang din. Ayun, may tulong ko sa'yo rito. Ano bang gamot? Alam mo, nag-inom ka ba ng gamot ngayon? Ang problema ko, kung talagang sakripisyo talagang gusto mo sa kabro, kung wala kang panahon, tulungan mo ako paghalughog dun sa SS ng pera ko. Ayun, sa SS? Yan, may 65 na ako. Pero may... Ipamatik na yan. Kumplito ka ba sa mga ano? Nasunog. Nananaginip na nga ako. Pero anuhin natin pero yan? Yung pera ko sa SS, sa akin talaga yan. Oo. Ibig sabihin, ilang taon ka naghulog dati sa SS? Bali, puro stibidoring yan. Dito sa Pearsaw, kay Uka. Presidente si Uka. Yung Uka gate. North Harbor, si Swanseng, Alberto Swanseng, sa shipping lines ng Abuetes, kami ang stibiduring. Ang amo namin, si Alberto Swanseng. Eh sige, pag may time ako, SMG, asamahan kita para i-verify lang natin. Sa SS. Pero tulong na rin na para kausapin ng mataas. Oo. Kasi, Punta tayo sa SS. Nahihilo ako sa, sa tutulang. Kung mayroong SS dyan sa ano? Sa Mayligarda, Kayo na rin mag- follow up kung kasama kita. Yung susunditan mo doon sa kapausapin kung sino nanunulat doon, di ba? Sasabihin ko lang. Kasi alam mo naman tunay mong pangalan, di ba? Sabihin lang. At pindutin pa doon sa code number ng pinag-applyan kong una sa SS. Yung require... 1979, June to. Yan ang code number. Ang numero ng SS ko na pag-apply. Dami binigay nila sa akin. Dinitratuan ako, nag-fingerprint ako. Nandun doon. Bata pa ako noon. Sige, pagbalik ko rito... Yan ang maniwala ka bro, nananaginip na nga ako. Ayun, baka totoo yan. Ha? Baka totoo yan. Nananaginip ako, napatay na ako. Wag naman. Ay, may pera ako sa SS. Kunin mo muna yung pera mo sa SS. Kaya kunin nga, mo muna. Di pagbalik ko rito, bilang kita ng damit, saka ay, pantalon, na damit. Short. Malaki maliit ako. Hindi, kasi isuot mo nga papuntang SS pag pumunta tayo. Kala ko. Pag pumunta tayong SS. T-shirt lang. O, short nga. Yung mga kaartihan na yun, hindi lang business man. O sige, basta, kasi nandito lang. Nandyan lang din naman ako nagtrabaho.
Yan lang problema ko. O, balita na lang, ano lang kita dito kapag may time ako, ha? Ano lang kita dito? Kahit anong oras naman, pwede kitang... Kasi, problema ko din sa SS, na masunog ang requirement ko, nakasunog sa amin, kaya sa Victor, ubos. Los ID. Nagpinto-pinto ko. Ano sa barangay, makakuha kong ID. Dito nga sa barangay ko. Ah, mayroon kang barangay ID dyan? Senior citizen. O, yun, dali natin yan. Kasi, yun lang yan. Pagawa. Yung kaya is kumureno pa. Ang problema ko, 65 na ako, dapat 60 lang. Kuha ko na. Nasmaya ko sa problema ko dun sa bunso kong anak, sa asawa ko na na mayapa na. Na kabaon-baon ako sa sarili ko sa problema. Ayun, mga kasundot, ang problema pala talaga ni SMG Nestor. Hindi siya nangangailangan ng kahit anuman dyan, pagkain at saka tulungan, hindi siya nangangailangan. Ang inaano lang talaga niya, yung is-is niya, is-is niya na makukuha niya kung ano yung dapat niya makuha, dapat makuha niya. Yun talagang pinoproblema niya. Kaya yun ang iniling niya sa akin, kung tutulong man daw ako sa kanya, yun lang daw itutulong ko sa kanya, yung matulungan siya sa pag-asikaso sa is-is. Yun, sabi ko naman sa kanya, gagawin natin yan, maglaantay ng araw. Kasi total, nandito ka lang naman palagi. Ako susunod. O, sige, sige. Kasi ang... Absent ako. Pag... Naano ako sa... Dismaya rin ako doon. Wala nung gana. Postal ID, 500 plus. Ako, sabi ko na. Yari na ako. Ayun, pag anong ganon pa. National ID pa. Ako. Magkano naman yun? Ganon din. 1,000 na. Sige. Eh yung ano, yung kagipitan ko ngayon, kalamidad. Saan ko kukunin yan? Diba? Baka sunod linggo, punta tayo. Ang binabala ko nga, pupunta man ako sa tulpo, ay wala kang pera. Huwag na, gagawa natin ang paraan yan. Kasi kung makakausap ko yun doon, sabihin mo, tinulungan ko lang yan. Yan. Kasi, parang mangyak-ngyak yan. Parang, kung mataas ng kausap. Sige, ako nang bahala doon. Madali naman lang ma-verify dahil nung umapply siya sa... Yan ang panlaban natin dyan. Code of number, yung code, yung umapply ng pag-apply ng numero. Nandun ang mukha ko. Di, kasi kung mapindot yung pangalan mo, lalabas yung isis number mo doon. At saka mukha mo, lalabas yun. Kasi nahirapan pa. Ay, ganun talaga. Ano, pero di ko may pangako sa iyo, ha, kung makuha natin yan ng ilang araw. Kasi siyempre, ano yun talaga yung proseso ano, niyan. Ano yan, pamatik ko na kung talagang naniwala, makita na bilisaw. Kasi, pahirap. I-verify muna natin, di ba? I-verify muna natin. Pag namatik na talaga yan, ano ko naman sa ATM yan. Oo. Ang iba, ATM, Bangkok. Oo. Magdadala lang ako doon. Oo. Sa wallet na ang baka nakawin pa ngayon kung dadaling ko. deposit ko na. Ayun, yun lang usapan natin. Baka next week, puntahan kita rito. Sige, SMG ha. Ito lang kasi pauwi na rin kami. Ha? Thank you sa time na binigay mo sa akin na sana kasi yung mga, ang iba yung kahilingan mo na yun lang talaga sa buong buhay mo na ma-verify natin yung misis mo kung baka sakali para mapakinabangan mo, o di ba? Nahirap na kung nabulag saan ako, wala na akong alam. Paano ngayon yung pinaghirapan ko, di ba? Kasi ayaw niya ng ibang tulong, mga kasundot, gusto niya yung misis daw talaga. Ayun, thank you, SMG. Babalikan kita dito, next week. Ayan, yan. Thank you. Inyo, babalikan kita rito. Ayan, tubig ha, ayan. Pagkakain ako muna. Ayan. Please, makain nung ano, makain sa tubig. Ayan. Huwag ka maya sa akin. Nandiyan lang ako. Minsan nakikita kita natutulog doon sa gilid. Mainit kasi dito. Oo, oh, yun nga. Eh kung may... Hindi lang natatakot ako sa sunog. Dikit-dikit kami sa mga Muslim, oh. Kwarto-kwarto. Eh pagka nasunog... Pero wala ka na talagang balak mag-asawa, ha? Kasi mayroon siya nang ibigay sa yung chicks. Ayaw mo na? Ay naku, baka madamay pa. Kalamidad dito.
Buti sana noon. Pero yung buhay mo dati, okay talaga buhay mo dati? May trabaho, operator ako sa barko eh. Ay, operator ka sa barko? Yung wingsman. Hmm. Yung diba, barko mismo yan. Hmm. Pagdaong sa pantalan, inunumbrada kami sa airing hall sa pisina. May numero ang ID ng wingsman. Pero hindi pa ako regular na operator, reserve. Ah, reserve lang. Kasi bago ako ma-fly, galing na ako sa North Harbor, experienceado na ako. Ang dagsa naman ng dito, pirsa, galing sa ibang bansa, dito. Di kailangan nila reserve operator, di ba? Dadaan ka muna similar sa PPA. May magtanong nga sa akin, ano bang teknik eh? Bumabag. Paano nawalan ka ng trabaho? Paano, na, paano nangyari? Ang dahil nga sa babae. Ayun. Nagsilos ang asawa ko. Ayun. Panik nung panik sa itaas. Sabi ko na nga ba, eh, chick boy ka dati. Hindi, hindi ako mag-chick. Ba, matipuno ako, small battery bull ako. Magandang kutis ko. Lapitin ka lang talaga ng babae nung araw. Inaaway na nga ako sa beer house dahil natikim din ako ng beer. Dahil panlalaki yan. Doon mismo sa gate door, inaaway na nga ako ng ibang customer dahil... Ibig sabihin, ilang taon ka na dito sa pier talaga? Ah, madali naman ako tanungin. Nung lumapag ako, Bequater ako. Nung Pier 4, saka Bequater. Patuhan yan doon, Bequater. Ibig sabihin, dito ka na talaga sa Manila o may probinsya ka? Ngayon, nung pinaka-puntahan ko, Pier South, Lakarin nga lang yun. Oh, Lakarin nga lang. Kapag dating sa tulay, lulusong Pier South na. Oh. Ito ang paborito ko dahil nandito talaga pera. Nandito ang pera? Eh, hindi ako nagsisinungaling. Hanggat sa nakakuha ko ng idea, yung mamuhunan. Eh, minsan, ito ko nga mga Amerikano, puro Amerikano pa dito. Ang mga beer, minsan nagtatamba ka ng pera nila. Naglaseng ang Amerikano, pag ganun, nagbitawa na ng pera. Ay, hindi ko nasasauli, dollar. Ayun, sige, SMG, tuluyin ko nang putulin yung usapan natin. Total, babalik pa naman ang kulit dito. Thank you. Thank you very much, ha. Salamat sa ano. Ang gusto ko ma... Sige, babalikan kita dito. Gusto nga na tutulong ka sa atin. Ayun, yeah, thank you. Na, tanong kung, na natin si SMG, Nestor. Kasi kung... Yun lang talagang kahilingan niya. Mabot pa yun ng matagal. Bakit ka mamatay ko na mission. Ayun. Thank you. Babalikan kita rito. Baka next week, ha? Ayun, thank you. Alis na tayo rito. Bye-bye. Ayun mga kasundot, di ko na pala kayo bibitinin sa sinabi ng matanda kanina. At sasabihin ko na sa inyo na ang kahilingan pala niya bago siya mawala sa mundo. Kasi alam niya kasi na ano, isa lang naman talaga kahilingan niya eh. Wala na siyang asawa, si SMG Nestor ay may dalawang anak pero di na rin niya alam kung nasaan. Kaya kumbaga sa ano, nandyan na lang siya sa pier ngayon na parang palipat-lipat lang. Pero lang, dyan lang, paikot-ikot lang siya. Ayun na gusto ko talang matupad yung pangarap niya o kahilingan niya bago siya mawala sa mundo. Ang isa lang sinasabi niya na... Kasi alam niya kasi may contribution siya sa SSS at naghuhulog siya. Kasi dati rin siyang empleyado, ang ganda rin ng buhay niya dati. Kaya naisip niya na gusto niya, kasi wala siyang kakayanan na pumunta ng SSS, gusto niya magpatulong sa akin. Kaya sabi niya sa akin, bro, kung gusto mo akong tulungan, yun lang may tulong mo sa akin na samahan mo ako na pumunta ng SSS para malaman niya kung may makukuha pa ba siya o wala na. Pero sabi ko, kung talagang matagal ka na may ulog sa SSS, baka mayroon, subukan kitang tulungan, eh mag-inquire muna tayo kung anong sabihin ng SSS na ano, kailangan requirements kunin natin para maayos yung problema mo na yan. Kasi sabi niya, yun lang daw talaga pangarap niya para daw may pira siya bago siya mawala sa mundo. Itatago lang daw niya. Kaya yun, yung pinangako ko sa kanya. Kaya yun, abangan niyo makasundot ang susunod na... kabanata ng kwento ng ano kabrader natin na nasa pier na matagal lang nakatira dyan sa ano walang bahay sa mga gilid-gilid lang sa bangkita. Ayun, thank you mga sundot. Sana panoorin nyo sa hanggang dulo yung video na to at huwag kalimutang mag-like, share
at subscribe at lalong lalo na sa notification bell. Huwag niyong kalimutan para lahat ng ating video panood ninyo. Yun, thank you very much. Yun, maraming salamat ulit sa ano, sa utol ko at sa mga pamangkin ko sa dala nilang pusit sa kaisda. Sa dala ninyo, maraming natuwa dito ng mga kapitbahay, kaibigan ko na nakakain at saka nabigyan. Kasi sabi nyo na, sariwa daw. Iba daw talagang lasa pag sariwa at saka yung nabibili dito. Iba daw talagang lasa. Kaya yun, napasalamat talaga sila ng marami na nakatikim sila sa dala ninyo. Kaya sabi ko naman sa kanila yun, magdasal lang kayo na palaging may huli at jajakpatin para malay natin makapagdala ulit dito sa Maynila ng isda at saka pusit. Kaya yun, pasalamat sila sa inyo. Ayun, thank you.